Welcome back to my channel. It's me again, Ana La Cochera. And for today, ito. Hay, gusto kong itake sa inyo to kasi nagulat ako sa sabon na to. Ito, ayan. Ito yung Mena Papaya Soap. Bakit ako nagulat? First of all, sa tagal na ng Mena, ngayon pa lang ako nakagamit. Lalo na tong sabon na to. Hay nako, aaminin ko sa inyo na isa ako sa mga... Well, yung alam mo yun, palaging bumibili kung ano yung uso, yung trending na sabon. And matagal ko nang nakikita ang Mena. Matagal na yan. Hindi ko talaga pinapansin masyado ang brand na to. Aminado ako sa part na yun. Ngayon, bago nangyari itong lockdown, quarantine, nakabili na ako ng mga ilan lang namang sabon. And isa ito sa mga sabon na nabili ko. So sabi ko sa sarili ko, susubukan ko lang naman. Bakit hindi ko subukan itong Mena? Tapos, tingnan natin kung anong mangyayari. Nung binili ko to, yun yung nasa isip ko. Pero, to be honest, hindi ako nag-i-expect ng kung ano-ano. Kasi nga, siguro dahil sa, well, sa dami ng papaya soup, lalo na dito sa Pilipinas, mahigpit ang labanan. Alam nyo yan. So, palagi ako sa mga madalas kong ginagamit na papaya soup, and kung ano yung sikat, at may tiwala na ako. However, naisip ko, subukan to kasi gusto kong i-vlog kung anong mangyayari sa akin. And surprisingly, talagang nagulat ako. Oh my God, sorry guys. May naririnig akong manok. Kasi alauna ng madaling araw, nagbablog ako ngayon. Mag-start na tayo kung ano ang review ko sa sabon na to. And bago tayo mag-start nga pala, ang bili ko dito ay nagre-range sa 45 or 55. Sorry, magiging honest ako sa inyo. Nakalimutan ko na yung presyo kasi natapong ko na yung resibo. And medyo matagal ko na itong nabili. Ngayon ko lang nagamit kasi meron akong ibang product na inuna. Nakita niyo siguro dyan sa vlog ko kung... i-scroll down nyo, meron akong isang papaya na ni-review bago ito, tapos may isa pang sabon. So, kinailangan pang ubusin yung mga yun bago ko magamit to. So, yun ang dahilan kaya bihira ako mag-haul. Mag-haul lang ako kapag may resibo dahil makakalimutin ako sa presyo. Basta nasa mga 44, 45, or 55, wala pang 60 pesos. Tapos, well, typical na papaya soup, ganito din talaga ang packaging niya, orange. Kung hindi orange, merong papaya soup na green, di ba? Pero madalas kapag classic papaya soup, talagang orange. So, hindi naman ako nagulat sa packaging. Yung packaging niya okay lang naman din. By the way, guys, box na lang ito. Tingnan nyo, wala nang laman kasi kakaubos ko lang ng laman nito. Umabot siya ng 10 araw and araw-araw ko siya ginamit sa mukha at sa katawan. Tapos, dalawang beses sa isang araw ako maligo. Yun, umabot ng 10 days, 2 times a day maligo. In fairness, para sa akin, matagal na yun. Kasi diba yung iba nga, pag once a day ka lang maligo, 1 week lang or 10 days din naabutin. Pero, alam mo yun, dalawang beses ka maligo tapos umabot ng 10 araw. Okay na sa akin yun. Eh, ako pa pa magsabon, hindi lang isang beses ako nagsasabon. Dahil mga dalawang beses, ganun. May time nga, 3. Ganun ako magsabon. Lalo na pag mabula yung sabon, ay feel na feel ni Inday, lalo magsasabon yan. So yan, eto yung kanyang packaging, okay naman siya. And ganyan talaga yung kanilang trademark, mapapansin mo, yung mukha ng babae. Yung mga ibang Prada kasi ng Mena, nakikita ko, may ganito din yan, no? Na mukha ng babae, ganyan. Tapos itong papaya soap na to, ang maganda dito, meron siyang vitamin E. Yes. Binili ko to sa Walmart. Mabibili nyo to sa supermarket, sa Walmart, sa hypermarket, at sa mga iba pang pharmacy. Mabilis lang siya mahanap. And then, nakalagay dito papaya soap with vitamin E, pure organic herbal soap with vitamin E. Tapos yan, sa baba, ang nakalagay na ingredients ay contains vegetable soap base, vitamin E, papaya extract, mineral oil, and fragrance. Nagulat ako dito na may fragrance kasi to be honest, for me, hindi ko nga masyadong naamoy, which is good. Wala namang masama sa may amoy. Huwag lang yung sobrang tatang, okay? Pero ito, para sa akin, hindi ko naman masyadong naamoy yung fragrance nito or wala akong masyadong naamoy. Okay lang sa akin yun. Mas okay nga yung ganun eh. Para kung allergic ka sa amoy, okay lang. Hindi ka mamumroblema. Kasi may tao talaga na ayaw na masyadong matapang ang amoy ng sabon. So yun guys, ginamit ko siya ng 10 araw. And sabi ko nga kanina na surprise ako. Bakit ba ako na surprise? Kasi nga hindi ako masyadong nag-expect pero nagulat ako kasi after 3 days, hindi ako nagkakamali, 3 days,
naliligo ako, guys. Abay, natatanggal yung aking mga old skin. Nagkakaroon siya ng micro-peeling effect. Para lang siyang libag. Oh my God. Sabi ko, wow, lumalaban pala ang papaya na ito. So, sige, ang ginawa ko, nag-scrub ako para madaling matanggal. Ito, itong arms ko, ito ang unang namalat. Tapos itong harap, kasi siguro manipis yung skin natin dito. And then, nawala siya kasi talagang kinuskus ko ng scrub. Pagkatapos ng mga pang-anim na araw, ala, ayan na naman, nagma-micro-peeling na naman ako. Tapos pati likod ko, pati hita ko, hanggang ngayong 10 days, nagma-micro-peeling pa rin ako. Hindi ko alam kung ba't ganun. Hindi ko alam kasi wala naman nakalagay dito may kojic acid to. Although alam ko nakaka-renew ng balat ang papaya extract, inisip ko baka talagang pure na papaya extract ito, kaya ganun yung effect niya. And then, yung iba kasing mga papayang nagagamit ko, yeah, yung iba nagma-micropeel, yung iba nakaka-whitening, pero hindi ganun kabilis ang effect. Hanggang ngayon, nagma-micropeel ako pag naliligo ako. Nagsimula yan ng pangatlong araw hanggang ngayon. Tapos yung hita ko, kanina naliligo ako, aba, nagma-micropeel na pati leg. Sabi ko, di okay, ang para mag-renew, matanggal yung old skin. Kaya pala kanina, paglabas ko, hindi naman as in lumabas ng bahay kasi di ba bawal lumabas ngayon. Dito sa bandang laundry area namin, so medyo maliwanag, tumatama yung araw. Feeling ko parang nag-glow ako. Yung pala, nagre-renew yung skin ko. Sabi ko, oh, nag-glow ako and parang nagpipinkish yung ano ko ngayon na, yung hita ko, yung binti ko, ganyan. Sabi ko, nagre-renew! Ang galing! So, hindi ko to ini-expect sa MENA kasi hindi talaga ako pala gamit ng MENA. And ngayon, nagsisisi ako na ngayon lang ako bumili nito. Kung alam ko lang na ganito yung effect niya, dapat pala bumili pa ako ng iba. Hindi ito sponsored, guys. Hindi ito sponsored. Binili ko to sa sarili kong pera. Sinasabi ko lang yung magandang experience ko dito. Ako naman fair. Kung hindi maganda, sinasabi ko din kahit sponsored. Kumbaga, gusto ko maging patas. So, kung ano yung experience ko personally, sinasabi ko. And para sa akin, talagang nagustuhan ko siya. So, yes! Ire-recommend ko ba siya? Ire-recommend ko sa inyo. And pagagamit kayo, guys, ibabad nyo ng at least 3 minutes. 3 minutes. Ngayon, kung medyo brown o mas dark yung skin nyo, I suggest 5 to 6 minutes. Lalo na ngayong quarantine, wala naman tayong halos masyadong ginagawa. Pag naligo, marami kang time. Ibabad-babad mo. And then, ganun kasi ginawa ko. Tapos, pagkatapos nun, balawan mo na. Pero alam mo, nung ginawa ko yon, hindi pa rin naman ako nag-expect na kung ano eh. Kumbaga, ginawa ko lang yung ibang ginagawa ko sa papaya soap. And wow, na-surprise ako kasi nag-micropeel ako. Alam mo kasi, may mga papaya soap na masikat pa dito na hindi nga ako nagkakaroon ng glow effect or micropeeling effect man lang. Gusto ko yung kasi parang naliligan ako. So, sabi ko nga, yes, bibili pa rin ako nito. Pero kasi hinaantay ko kung anong magiging resulta ng quarantine natin. Kung matatapos agad na yung katapusan, hindi muna ako gagamit nito kasi gusto ko lumabas ng bahay at salubungin ang kalikasan at araw. Pero, kung may extend, sana hindi. Hopefully, hindi. Pero kung mangyari yun, bibili ako nito, magpapabili uli ako kay mama. Kasi wala naman akong magagawa, nasa bahay lang, diba? So, ngayon, ang ganda ng pakiramdam na hindi lang upper body mo ang nalilibagan. Minsan, kailangan din maramdaman mo yan sa hita at sa binti mo. So yun, gagamit ako nito. Pag nakalabas na tayo ng bahay, I think gagamit pa rin ako kahit hindi ako makagamit habang nagpapaaraw. Ang gagawin ko na lang, pagkatapos ko magpaaraw, syempre darating at darating ang tag-ulan, gagamit uli ako nito. I think so. Personal opinion ko lang po yun. So yun guys, kayo naman, ano bang mga nagamit yung papaya soap na masasabi niyong hiyang sa inyo? Or kung meron man dyan nakagamit na rin ng MENA, pakishare naman kung anong experience niyo. Hey, personally, na nakagamit nito at nagustuhan to, wala akong masyadong masabing reklamo dito eh. Pasensya na kayo. I think siguro sa iba, mahal na to. Pero para sa akin, sulit naman siya kasi kung nakukuha ko yung resulta na gusto ko sa balat ko, mas gusto ko yung ganon kaysa sa sobrang mura tapos wala namang magandang resulta, mas okay na to. Hindi naman ganon kamahal eh. Kung ganon yung epekto sa'yo,
nalilibagan ka, kumbaga nagpa-microfeel ka, nagre-renew yung skin mo, okay din yun. So, kung kayo masyadong sensitive, huwag nyo na lang gamitin araw-araw. Or, pwedeng araw-araw, siguro kada isang bar ng sabon, pagkatapos, pahinga nyo uli. Ganun na lang. Kasi feeling ko, lalo na ngayon, kulong kayo sa bahay, kung hindi kayo sensitive sa sabon, ha, try nyo, kasi baka malay nyo, umepekto lang sa inyo. Nagsasuggest lang naman ako. Bago ko makalimutan, itong sabon na ito, nakalagay dito, 150 grams ang isang bar. Yes, yung ibang mga papaya soap, kung mapapansin nyo, 130 lang or 135. Pero para sa akin, makapal na nga ito eh. Yung itsura niya, wala nga siyang amoy, color orange din. Tapos pag binaliktad mo pa side, may pa-curve yung itsura niya. And then, sa pinakaharap ng sabon, may tatak na mena. Napakalaki, mababasa mo. Yun lang. Hi guys! Thank you so much for watching. Pakipindot naman po ang subscribe button at ang notification button. And pakilike na rin. Maraming maraming salamat. Stay safe everyone. And I'll just see you on my next video. Thank you!